Hey guys, another story of success na naman po ng pagpapagawa ng bahay ang ating matutunghayan ngayon. Na kung saan isa na namang matagumpay na kababayan natin, OFW ang nagtatrabaho sa bansang Kuwait bilang isang kasambahay na nakapagpagawa na ng kanyang pinapangarap na bahay. So guys, ito nga po, magkano nga ba ang nagastos dito sa magandang panimula ng pagpapagawa ng bahay nito? At ito nga po yung kanilang perspective house or ginagayang bahay. And also guys, ito nga po at matutunghayan natin ang bawat detalye ng mga materials na nagamit dito upang magkaroon din po kayo ng idea about dito sa ganitong klase or style na pagpapagawa ng bahay. So guys, ayun nga po at nakikita natin ito'y nakapalitada na. And then meron na po siyang main door at yan nga ay matutunghayan natin step by step. At ito nga po ang ating tatalakayin ngayon. So hey guys, it's me again, Rep Egay Mix TV. Just subscribe and click the bell for more videos update. And just call me Mr. Guys. So guys, ito nga po ang ating topic or pag-uusapan ngayon. Ang pagpapagawa ng bahay ng mag-asawang Michelle Casta at Lovihildo Casta Jr. Si Ma'am Michelle po ay nagtatrabaho sa bansang Kuwait bilang isang kasambahay. So guys, yun nga at nakita natin ang perspective house kanina na kanilang pangarap at yun nga ay unti-unting nabubuo at ito nga ay unti-unti nang nakikita ang resulta ng kanilang pagsusumikap. So guys, ayon po sa binigay na details ni Ma'am Michelle, na ang sukat po ng bahay na ito ay 8 meters by 7 meters. At ito po ay pumapatak na 56 square meters at i-convert natin by the feet at ito ay 26.6 feet by 23.3 feet. Ito po ay may dalawang kwarto, kitchen and dining area, living room, toilet and bath at ito po ay nakaready sa porch or terrace. So guys, ayun nga po at nakikita natin, napakaganda nga po ng resulta ng kanilang pagandang paninimula at yun nga ang tatalakay natin magkano nga ba ang nagastos dito. So guys, ayun nga po at nakita natin kanina starting ng layout hanggang sa nag-file po sila ng hollow block at unti-unting tumaas hanggang sa nagkabit na po ng biga and then as of now nga po ay nagkakabit na po sila ng kanilang color roof and steel trusses. So guys, ito na nga po pag-usapan muna natin ang kanilang pagpapagawa ng bubong. So guys, ito na nga po ang details about sa kanilang pagpapagawa ng bubong. Na kung saan ito nga po ay ginamitan nila ng tubular and then sa yero po ay gumamit po sila dito ng color roof long span rib type. Lahat-lahat po ito ay gumastos po sila ng halagang 70,000 pesos. All in na po yan lahat about sa pagpapagawa ng kanilang bubong. So guys, ito naman po ang ating pag-usapan ng about sa pagpapagawa ng structural ng bahay na ito. So ito po ang mga pangunahing materials na nagamit dito. Sa hollow blocks po ay umubos sila dito ng 1,900 piraso. About po yan dito sa kanilang bahay na sukat na 8 meters by 7 meters. At sa semento naman po ay nakagamit sila dito ng 185 bags of cement. At yan nga ay nakapalitada na at loob at labas. And then sa bakal naman ay gumamit sila dito ng 12mm, 10mm at 9mm. Sa 12mm po ay nakagamit sila ng 40 piraso at habang ang 10mm ay 40 piraso din. At sa 9mm naman
ay nakaubos sila dito ng 100 pieces at lahat-lahat po yan ay nagtotal ng 180 pieces about lamang sa kanilang mga bakal. At dito naman po tungkol sa mga buhangin, ay nakapagpa-deliver sila dito ng 5 load na elf. At dito naman sa kanilang graba ay kung saan ang ginamit po nila dito ay ready mix at nakapagpa-deliver sila ng 2 elf na ready mix. So yun na nga po ang nagamit dito about sa pagpapagawa ng structural ng bahay nito na ang sukat ay 8 meters by 7 meters. So guys, bali ang bahay na ito ay matatagpuan sa Barangay Guyuden, Bulinaw, Pangasinan. Ito po ang hometown ng mag-asawang Michelle and Lubihildo Casta at ito po ang location ng bahay na ito. So guys, ayun nga po't nakikita natin ay unti-unti nang nabubuo ang bahay na ito at nakapalitada na ang loob at labas. So maganda ng paninimula na ito, nakatulad nating nagpapagawa ng bahay, talagang namang napakahirap dahil mahal na nga ang magpagawa ng bahay ngayon. So guys, ito nga po't ayon po sa binigay na details ni Ma'am Michelle, lang ang nagamit po nilang manggagawa dito ay kumuha po sila ng 2 mason or panday at 2 laborer din po. Sa labor po ay gumagana po ng 350 pesos per day. At ang mason naman ay gumagana ng 600 pesos per day. And then ang kanya naman pong asawa na si Sir Lubihildo ay tumutulong din po dito sa paglilabor. Kaya halos pumapatak din pong 3 po ang kanilang laborer. And then yung kanila naman pong main door na kung saan ito po ay panel door. At yan nga po ay nagkakahalaga ng 5,500 pesos. So yan nga guys, at nakikita natin nakapalitada na loob at labas. And then color roof and steel trusses po ito. At yan ay meron na pong mga design din yung kanilang window. At yan ay kulang na lang nalagyan ng sliding window. So anya nga ni Mami, talagang unti-unti na lang itong pupunuin or if i-finish hanggang sa makapag-ipon at i-continue na ulit. So guys, ito na nga po ayon po sa binigay na details ni Ma'am Michelle na lahat-lahat po ang nagastos dito ay naubos na nila na halagang 350,000 pesos. Yan po ay labor and materials na. Meron ka na pong ganitong kaganda at ka-cute na design ng bahay na nakakusaan ito ay naka-color roof and steel trusses, nakapalitada na po loob at labas at yan po ay meron na ring main door. So once again, congratulations po sa inyong mag-asawa Mr. and Mrs. Casta. Natunay nga naman talagang napakasarap na makikita ang ating pinaghihirapan lalong-lalo na tayo matagal na nagtatrabaho sa abroad. At tunay nga na palagi nating sinasabi na kapag tayo may sinimulan ay may tatapusin. Kagaya nga po ng ginawa ng mag-asawang ito ay unti-unti nilang binubuo ang kanilang bahay hanggang sa ito ay nakikita nila at tunay nga naman talagang mas lalo silang nai-inspired at namomotivate sa kanilang pagtatrabaho at sinisipag dahil nga meron silang kailangang tapusin at yun nga ang ating pinapangarap ng lahat, ang ating pangarap na bahay para sa ating pamilya. So yun nga guys, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Sana ay na-inspired at may natutunan tayo sa vlog na ito. Lalong-lalo na't na-motivate at makapulutan natin ng aral upang makapagpagawa at makapagpasimula na rin tayo ng ating pinapangarap na bahay. So ikaw kapatid, kung na-inspired at na-bless ka sa vlog na ito ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at may halong inspirational video at ito ay hango at tungo sa buhay na nagpapagawa ng bahay at ito'y ihahatid sa iyo ng buong buo ng inyong lingkod, Rep. Egay at ng ating kaibigang si Mr. Guys. So maraming salamat pong muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.